tatlong lalaking repatriate mula MV Diamond Princess na naka-quarantine sa New Clark City ang dinala sa ospital noong Miyerkules matapos makitaan ng sintomas ng respiratory illness. Ang isa may ubo, ang dalawa naman masakit ang lalamunan. Lahat sila walang lagnat. Nag-negatibo na sa NCOV ang dalawa pero hinihintay pa ang resulta sa isa. The RITM has to be sure about the test results, okay? So we leave it at that. Dalawa pang repatriate ang dinala sa ospital ngayong araw dahil sa sore throat. Pinadala na rin ang kanilang specimen para masuri sa Research Institute for Tropical Medicine. Kaya lima na ang patients under investigation. Mula sa mahigit 400 repatriate, pasahero at mga miyembro ng repatriation team sa New Clark City. While we are still waiting for the other test results, we assure the public that our referral hospitals are well equipped and prepared to handle COVID-19 cases once they arise. Ang walo naman sa 10 crew member ng MV Diamond Princess na gumaling na sa Japan, nakabalik na sa bansa. Itinuturing silang persons under monitoring. 70 ang nasa mga ospital pa sa Japan. Sa pangkalahatan, 85 ang bilang ng mga Pilipino abroad ang nagpositibo sa NCOV. Sa ngayon, dito sa Pilipinas, 30 patients under investigation na lang ang nasa mga health facility. Kumalat na sa 37 bansa sa labas ng China ang COVID-19 ayon sa World Health Organization. Pero bumagal na raw ang pagdami ng mga bagong kaso. Sa nakalipas na mahigit 2 linggo, walang bagong kaso sa 9 na bansa kabilang ang Pilipinas. Ayon sa DOH, hindi pa maituturing ang COVID-19 na pandemic o laganap sa buong mundo. We cannot be complacent. We must remain steadfast in watching out for the health of the Filipino people. Samantala, nananatili ang payo ng DOH sa publiko na umiwas sa mga lugar na maraming tao bilang precautionary measure sa COVID-19. Ito'y kahit pa magsisimula na sa linggo, Marso 1, ang Philippine Shopping Festival na pinangungunahan ng Department of Tourism. Nationwide mall sale ito na magtatagal ng 1 buwan. Our advisory remains, no? If it can be helped, we discourage people from going to places where there is quite a volume of people. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.